Humabol po sa mga bumati sa atin sa ating YouTube channel si Norman Castre ng CBC Las Piñas at maging si kapatid na Helen Lacro. Magandang gabi po, Pastor Jim, sabi ni po ni Sister Helen. Sister Helen, salamat sa ating Panginoon. Alam ko katabi mo si Lord at hindi kanya pinababayaan. Kung may mga physical difficulties, si Lord pa rin ang magbibigay sa iyo ng comfort at magbibigay sa iyo ng consolation. Samahan ka nawa ng ating Panginoon. Ang ganda-ganda, Sister Helen, ng ating Bible topic for tonight. It's about loving God. At mga kapatid, ito po ang huling gabi ng aking Bible discussion on love kasi ito ngayon po ay February 28 na po. At ibig pong sabihin, bukas po ay March 1. So hayaan nyo po na tapusin ko ang February 28. In-extend ko po yung topic ng love at by Monday o by bukas ay babalik na po tayo sa 1 Kings. At para mabigyan ko lang po ng justice itong kahalagahan ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ang ating pong Bible text ay nasa 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 24. At isipin nyo lang po na ito po ay karugtong ng ating Bible discussion last night. Basahin ko lang, ano po, be on your guard, mga taga Corinth, stand firm in the faith, be, mga Corinth, mga Corinthians, be courageous, maging matapang, be strong, maging matatag. Tapos ang sabi niya ni Paul, do everything in love. You know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord's people. So si Stephanas ay first convert, pero ang kanyang pamilya ay nag-devote ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon at sa mga tao ng Diyos. I urge you, brothers and sisters, talking to the Corinthians, to submit to such people and to everyone who joins in the work and labors at it. So makikita po natin na may mga specific na mga tao na mga sumama sa mga gawain, work, gawain yan, trabaho, and labors, mga nagpagal. Ganyan po talaga ang paglilingkod kay Lord. May labor, may work. Verse 17, I was glad when Stephanas, sino pa? Fortunatus, sino pa? And Achaicus arrived. Because they have supplied what was lacking from you, yung kulang sa Corinth, bit-bit nung tatlo. For they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition. The churches in the province of Asia send you greetings, mga taga Corinth. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord. And so does the church that meets at their house. Ito po ang masarap na context ng araw. Ang church po wala sa cathedral. Wala sa mga malalaking mga malls. Wala sa mga malalaking cinemas. Bahay, small group, micro group, small church sa bahay, ginagawa. All the brothers and sisters, sabi rito, here, send you greetings, greet one another with a holy kiss. Paul write this greeting in my own hand. Lumalabas si Pablo ay mayroong secretary. Dahil itong pagbati na to, mismong si Paul na ang nagsulat. At ang sabi niya rito, if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. Ito yung talata
na binigyan po natin ng pansin kagabi. Napaka-straightforward, ano po. At ito po ay tumutukoy sa mga taong nagkukunwari na mahal nila si Lord. Sila po ay mga professing Christians lang, pero wala silang love affair sa ating Panginoon. At ang sabi diyan ay yung ganyang tao ay dapat na isumpa. Come, O Lord, yun pong sumpanunumpa dito, ang ginamit po na salita po dyan ay anathema. Yan po ay Greek word na ang ibig sabihin po ay isinumpa. At yung come, O Lord naman ay ginamitan po ng Aramaic na maranatha. Bumalik ka na, Panginoon. Parang hindi magkasundo, ano? Isang curse at isang come, O Lord. Pero yan po ay pagpapakita lang ng pagkamuhi ng Diyos sa mga tao na walang pagmamahal sa Panginoon. 23, the grace of the Lord Jesus be with you. At sa talatang 24 ay lumabas na naman ang pag-ibig. My love to all of you in Christ Jesus. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, ay akin pong tatalakayin ang isang napakagandang topic at sa aking palagay ay magiging guidance po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ano ba talaga ang requirement sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ba yung dapat ay tapos ka ng Bible school? Ito ba yung dapat matalino ka? Ito ba yung dapat ay nakapagtapos ka ng 4-year course? Ito ba yung dapat ay marami kang kwarta? Ano ba talaga ang batayan ng Diyos na nilalatag sa atin? Isang tamang paglilingkod po ang aking ituturo sa ating lahat ngayong gabi na nanggagaling po sa mga talata po ng Biblia. Sana po ay matutunan natin to na parang default. Yung talagang kapag sinabing default ay yung pangunahin or urig. O ito talaga yung parang kumbaga sa mga printing yung template, ano po. Maganda po na mailagay ko po ito sa inyong puso para hindi po tayo nagkaka-problema sa church. Marami pong mga members ng CBC ngayon nationwide ang nakikinig para maiwasan niyo po ang problema sa inyong mga churches. Huwag po tayong lalayo dito, kaya nga ang ginamit ko pong salita ay default. Ito yung dapat dito tayo magsisimula ang lahat. Ang problema ho kasi, kapag tayo ay nalalayo sa pag-ibig, napapalitan po yan ng galit. Hindi po natin dapat yakapin yan. I-renounce natin ang galit. Kasi po, marami po tayong makukontaminate at marami po masisira. Tayo man din ay masisira. Kaya ngayong gabi, ang aking pong theme ay pinamagatan ko po na loving God as a default requirement in doing God's work. So sa ating paglilingkod sa Diyos, kahit na ano man ang ginagawa natin, marahil tayo po ay usher, tayo ay giver, tayo ay umaaten sa mga prayer meeting, tayo po ay kasama sa music team, o ano man yung gawain natin, hindi man tayo nakikita sa harapan, tayo ay mga silent type, mga behind the scene na mga tao, kahit na ano pang ginagawa natin sa gawain ng Diyos. Ito po ang pinaka-default, pinaka-template. Requirement talaga ito, mga kapatid. Kumbaga sa trabaho, ito ay requirement. Parang matatawag nating policy o sistema.
o bahagi ito ng tinatawag natin na terms and conditions ni Lord talaga. Na dapat tayong lahat, lahat-lahat talaga tayo, walang isa mang hindi, tayong lahat dapat ay lovers of God. Dahil yan nga nakasulat sa ano eh, sa Bible na love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. So ngayong gabi mga kapatid ay sana bago natin bitawan tong topic na to, sabi ko nga dito, let us anchor ourselves on it. Kaya doon po sa aking topic o doon sa aking picture dito po sa aking poster for tonight, meron po tayo diyang anchor. Huwag po tayong bibitaw dyan. Mabitawan na po natin ang lahat. Eh, wag lang po yung pag-ibig natin sa Panginoon. Okay, alam nyo po yung pag-ibig sa Panginoon, para din yung ano eh, human love, minsan lumalamig. At may mga dahilan kung bakit nalalamig ang pagmamahala ng dalawang, ng mag-asawa. May mga dahilan po yan, may mga paliwanag dyan. Ganon din naman sa Panginoon. Pero wag nating sisisihin ang Panginoon. Ang laging may problema, lagi at lagi, ang tao ang may problema sa kanyang love relationship with God. More or less, I suspect na ang nagpapalamig sa atin ay walang iba kundi ang kasalanan. Kapag may kasalanan talaga tayo, eh talagang manlalamig talaga tayo sa ating relationship with God. Kaya mapunta man tayo ng simbahan, tayo po ay malamig. Napunta nga tayo ng simbahan, pero hindi si Lord ang ating nakikita. Mga tao, marami tayong napupuna. At ang salita po ng Diyos ay hindi na nagiging masarap sa atin. Nagiging toxic sa atin ang Word of God. Minsan nga, iniisipan natin, pinatatamaan tayo, tinitira tayo. Kasi nga wala na yung love. Pag may love of God ka, yung nagsasalita, hindi na yun ang tinitingnan mo, yung Diyos na nasa likod ng nagsasalita. Ngayon mga kapatid, ang aking pong tatalakayin, ang question ko po ay napakasimple. Why did we say that love is the default requirement in serving God? Number one, bakit ko sinasabing ito ay dapat maging template natin o maging default or mga talagang pangunahing requirement sa paglilingkod kay Lord? Una, dahil love is the fuel of every progressive work. Bakit ko sinabi na love is the fuel? Kumbaga mga kapatid, ang kotse o kahit motor, hindi yan tatakbo kung wala yung fuel. Kaya talagang yan po ay template yan eh. Kumbaga, talagang default yan. Gasolina muna. So sa pag-ibig natin sa Panginoon, ito yung gasolina muna. Bakit ko nasabing progressive work? Tingnan nyo po mga kapatid dito sa talatang 13. Napakadaming gawain, no? Halimbawa, dun muna tayo sa verse 15, ha? You know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia. Okay, may convert, ha? And they have devoted themselves to the service of the Lord's people. So anong ginawa ni Stephanas at ang kanyang pamilya? Dinevote nila ang kanilang mga sarili sa pagsisilbi sa mga tao ng Diyos. Tapos sabi pa rito, kung lulundag tayo sa 19, the churches in the province of Asia send you greetings. Tingnan nyo po yung word na churches in the province of Asia. Mukhang maraming churches. Saan? Sa probinsya. Saan probinsya? Sa probinsya ng Asia. Churches. Christian churches. Meaning, napansin ko dito na talagang ang gawain ng ating Panginoon sa panahon na yan ay progressive. Although, binabanggit na ang panahong ito ay parang mga early days ng Christian churches. In fact, sa Achaia ay si Stephanas at ang kanyang household ang first converts.
wala pa silang mga silang mga unang convert, mga panganay. Pero napansin ko sa verse 19 that meron ng mga churches in the province of Asia. Tapos meron ng binabanggit ditong Aquila, Priscilla, greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. Meron ng mga house churches, oh. Look at this at 20. All the brothers and sisters here send you greetings. Tumutukoy sa mga taga Corinth. May mga brothers and sisters na gustong bumati. Ang point ko lang, mga kapatiran, sa progressive na gawain ng ating Panginoon during that time, malawak na, oh, palawak ng palawak, mapapansin nyo sa verse 14 ang salitang do everything in love. Pag-ibig pa rin. Kahit na lumalawak ang gawain, back to basic dapat tayo. Pag-ibig pa rin. Kung ang church natin ay yumayaman, pag-ibig pa rin. Nagkakaroon tayo ng mga kagamitan sa church o personal man. Nagkakaroon tayo ng mga kabuhayan, kotse. Nagkakaroon tayo ng mga lupain. Pag-ibig pa rin. Kasi kung wala yung pag-ibig, hindi ka tatakbo. Kaya nga ang ginamit ko dito ay fuel. Hindi ka rin tatakbo sa Panginoon. Hindi ka rin makakalayo. Titirik ka along the way. At yan ang nakita ko sa maraming Christians. Nasa gawain nga, progressive ang kanyang mga gawain. Pero tumigil na. Titigil siya along the way dahil wala na siyang matinding pag-ibig sa Panginoon. Ang pag-ibig po ay number one. Hindi po yan secondary. Hindi siya pwedeng magkaroon ng substitute. Natandaan po natin yan. So guys, napakahalaga po nitong aking tinatalakay na to. Love is the fuel of every progressive work. Pangalawa mga kapatid, hindi lamang siya fuel. Ang ginamit ko rito ay love is the basic standard for those who are engaged in his progressive work. Pag sinabi nating standard, yan na talaga yung normal. Yan yung kaya nga template, kaya nga default system. Standard po yan natin. Alam niyo mga kapatid, sa mga kaloob ng Diyos, iba-iba tayo. Merong gift of preaching, gift of teaching, gift of giving, gift ng evangelism. Iba-iba yung gift na yan. Pero pagdating sa pagmamahal sa Panginoon, equal tayong lahat. Sabi nga, equal footing. Standard nating lahat yan. Kumbaga, tarjeta nating lahat yan. Kumbaga, kwintas nating lahat yan. Yan yung pinaka-robe natin. Walang sino man, pastor, asawa ng pastor, giver ng church kasama sa prayer meeting, kahit ang janitor, lahat tayo mga kapatid, dapat lahat tayo ay mga mangingibig ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit ko sinasabing ito dapat ang maging basic standard natin? Basic na standard pa. Bakit mga kapatid? Kasi po nakakaluwa ng mata yung sinasabi sa 22, if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Alam niyo mga kapatid, kaya ito sinasabi ni Apostol Pablo dito. Kasi nagugulat ako, bakit niya isiningit yun sa talatang 22? Samantalang kung titignan natin ang verses 13 to 24, parang puro positive. Binabanggit ang mga men of God like household of Stephanas. Binabanggit si Fortunatus. Binabanggit si Achaicus. Binabanggit sa verse 19 si Aquila and Priscilla. Binabanggit dito yung sa 20 yung brothers and sisters. Diba mga kapatid, puro positive ito eh. Alam nyo mga kapatid, kaya niya binabanggit pala yung 22 na if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Because during that time, mga kapatid, during that time, ay meron palang mga tao doon
na talagang mapagkunwari. Kaya sa kabila ng mga positive people na meron siya dyan, sabi niya, if anyone does not love the Lord, parang ipinasok niya bigla yung negative na yon. Dahil sa panahon na yan ay may mga tao na hindi talaga genuine sa harapan ng Panginoon. Basahin ko lang mga kapatid ang sinabi ng isang commentary. Paul said these powerful words, ito na ha, to stress what? The importance of love. Pronouncing a heavy curse on those who talk of commitment to Jesus but have no genuine love for Him. Ulitin ko po, sinasabi ni Pablo ang mga powerful words nito para bigyan ng diin ang kahalagahan talaga ng pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon. To the point of pronouncing a heavy curse on those who talk of commitment to Jesus but have no genuine love for Him. Talagang naiintindihan ko na ngayon ang salita ng Panginoon na talagang ang gusto pala talaga ni Lord, pag-ibig ang unang-una sa atin. Ang ating gasolina, ang template natin, ang tarjeta natin, basic standard, basic requirement, template natin, mahal natin muna si Lord. Wala na munang iba pa. Especially kung tayo po ay bahagi ng isang church, bahagi tayo ng isang progressive na gawain, kasama tayo ng magigiting na mga modern Stephanas, Fortunatus, Achaicus, mga modern na Aquila at Priscila ng simbahan natin, mga magigiting na manggagawa ng church, pastor na mga talagang fiery ang paglilingkod kay Lord, mga elders na mga matitinik at talagang malalalim sa Panginoon, hindi na nawawala sa sirkulasyon, kundi laging on fire for the Lord. Kung tayo po'y bahagi nitong mga churches na ganito at mga leaders na mga ganito, mga kapatid, dapat tayong lahat ay iisa ang nararamdaman natin sa harapan ng Panginoon. Mahal na mahal natin si Jesus Christ. Hindi usapan ang prayer. We love to pray. We love to talk to Him. Hindi issue ang pagbabasa ng Bible because we love Him. So we love His chat. We love His text. We love His words. We love His love letter for us. Bakit kaya pagdating sa Bible study, mabigat ang dibdib, mabigat ang bibig, mabigat ang katawan? Pero kung yayayain mo sa mga sanggyup, nako, ang bilis. Kung yayayain mo sa mga birthday party, ang bilis. Pag yayayain mo sa mga overnight ng mga friends nila, ay kayang magpuyat. Bakit kay Lord mabigat ang loob, mabigat ang paa, hindi kaya may problema na sa pag-ibig natin kay Lord? Di ba nung araw kapag meron tayong gustong babae, lalaki, nako, talagang pupunta tayo. Kami nung araw may mga sayawan, may nagugustuhan kami doon sa kabilang ibayo, pupunta talaga kami doon. Tatawid pa kami ng ilog, pupunta kami doon. Maisayaw lang namin yung gusto namin. Mga kapatid, si Lord, mahal natin. Kaya nga, naiintindihan ko si Paul bakit niya sinabi ito eh. If may condition, if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, O Lord. Pagdating sa 24, sabi ni Paul, my love to all of you in Christ Jesus. Talagang apostle of love.
Sa verse 14, sabi niya, do everything in love. Kasama kayo sa progressive na gawain, do everything in love. Kasama kayo ng magigiting na mga tao, Stephanas, Fortunatus, Achaicus, Aquila, Priscilla, do everything in the spirit of love. Let love be the basic principle in your life. Not hate. Not hate. Loving God. Sana mga kapatid, umalis na tayo sa church pag hindi na po natin mahal si Jesus Christ. Kasi hindi na namin kayo kapareho. Hindi na namin kayo kauri. Ang simbahan natin dapat, ang mga pumupunta dyan, ang mga nagmamadaling pumupunta dyan para magpuri sa Panginoon ay mga taong kapareho natin na mahal natin si Jesus Christ. Sana ganito ang maging requirement natin, ano? Hindi yung nakatapos ng ganito, nakatapos nga ng NBC, wala namang pagmamahal sa Diyos. Nakatapos nga ng EBS 1 and 2, hindi mo naman maramdaman na mahal niya ang Panginoon. Puro pa rin masasakit na salita lumalabas. Puro pa rin pintas, puro pa rin toxicity. Iba kasi ang alam ko sa mga nagmamahal. Tingnan niyo po yung mga lalaki na in love. Ang mga mata, mapupungay. Ang mga bibig, aba talagang masaya, hindi makalabas ng way, hindi nakapabango, kailangan nakaligo, laging parang inspirado. Ganyan po talaga ang mystery, ang hiwaga ng pag-ibig. No wonder, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Guys, napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin ito. Sabi pa rito ni Paul, isang commentator, how can we tell if some does or does not love the Lord Jesus Christ? Paano kaya natin masasabi kung ang isang tao ay nagmamahal sa Panginoon o hindi? Sabi niya rito, mga kapatid, love is an affection of the heart. Eh, hindi mo makita yun. Kasi love is an affection of the heart. Inward yun. Pero hindi pa siya tapos. Sabi ni Paul, but discernible by overt acts. Kapag sinabing discernible, madi-discern mo. Kapag sinabi nating overt, ibig pong sabihin yan, yan po yung mga apparent na gawain. Ibig sabihin, maaalata mo, apparent, overt acts, mga apparent na makikita mo talaga, maliwanag na makikita mo ang kanyang mga galaw. Di po ba ganun tayo? Kapag ang lalaki in love, halata mo. Nung araw, may nagsabi sa akin, nung ako'y in love na si Pastor Jim. Wala akong sinasabi. Naulinigan niya lamang sa phone na may kausap ako. Yun nga yung si Sister Leia. Talagang iba daw yung salita ko, iba yung mga kwento ko, iba yung galaw ko. Talagang you can actually feel in the spirit. Pero kapag ang tao ay may hate, ay halata mo rin. Halata mo ang taong may itinatagong sama ng loob, may galit sa kapwa. Kapag siya ay nagtatanim ng mga sama ng loob, selos, etc., mararamdaman mo rin yun. Nako, mag-iingat po tayo. Baka tayo po ay matapunan. Mag-iingat po tayo, mga kasama sa church, kasama sa opisina, kasama sa mga kung anumang trabaho, kapatiran, mga usapan, mag-iingat po tayo. Dahil mahirap po makontaminate. Let's maintain our purity in the sight of God. Kaya alam nyo, mga kapatid, napakahalaga po nito. Yan ang sabi ni Paul, how can we tell if someone does or does not love the Lord Jesus Christ? Love is an affection of the heart, but discernible by overt acts. Madi-discern mo ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Ang sabi pa ng isang commentator, the word here used for love signifies not merely affectionate regard, but personal devotion. Hindi lang pala affectionate regard,
kundi talagang determinado na debosyon sa object ng ating minamahal. Mga kapatid, there is a question here. How can we grow in our love for the Lord Jesus Christ? What a question. Napakaganda. Totoo nga naman. Kung ini-emphasize natin ngayong gabi is loving God as a default requirement and doing God's work, how can we grow? That's the question. Wow, what a good question. How can we grow? Paano lalago ang pagmamahalan natin sa Panginoon? Well, hindi ko ito uubusin, pero gusto kong basahin. Samuel Rutherford described how to grow in love to Jesus. Sabi niya rito, strive to make prayer. Sikapin mong magpipray ka. Sikapin mo, turuan mo yung katawan mo, yung laman mo, yung bibig mo, yung mata mo. Strive to make prayer, number one. Number two, and reading the Bible. Inuuna yan. Kung hindi mo maintindihan, magpahinga ka muna, tapos tulog, tapos basa. We're talking about ano ha? How can we grow in our love for the Lord Jesus Christ? Reading and holy conference. Parang conference, di ba may mga pastors conference, nagko-confer kayo, nag-uusap, nagkakaroon kayo ng dialogue. Ito rin dapat merong holy conference with God. Your delight, and when delight cometh in, you shall little by little find the sweetness of Christ till at length your soul be overhead and ears in Christ's sweetness. Napakaganda po. Sabi niya, strive for prayer. Strive to make prayer. Ano pa? Strive to read the scripture. Ano pa? Strive to make holy conference with God. Tapos, sana po siyang ating maging delight. Yung parang nakakita ka ng ice cream. Delight. Kapag yung delight na yun dumating sa'yo, unti-unti ay makikita mo at masusumpungan mo ang katamisan ni Jesus Christ. Alam niyo kung bakit minsan ayaw natin mag-pray? Because we hate God. Yan ang totoo. Sinasampal tayo ng katotohanan yan. Totoo lang, if you are not praying to God, I suspect that you hate God. Kasi ganito po yun. Yung love mo, gusto mo yung makausap eh. Yung ayaw mong makausap, you hate that guy. Kaya masakit lang itong sinasabi ko. Kapag hindi tayo nagbibigay ng moments with God, I assume and I presume that we hate Him. Kasi ganun, di ba? Ang ayaw mo makausap, enemy mo. Pero if you're, kapag delighted ka sa isang bagay, eh, sa aso nga lang, kapag delighted ka, naku, chu-chu-chu-chu-chu-chu! Inihimas, niyayakap, niyayapos. Kasi you are delighted to that pet. Si Lord pa ba ang lulukuhin natin, mga kapatid? Oh, masakit ang mga salitang yan, pero baka dyan tayo magising at sabihin natin, oo nga no, tama yung sinasabi ni Pastor Jim. In my summary, I said, the true test of Christianity in someone's life is that person should love the Lord. Ito raw yung tunay na asido ng Christianity sa buhay ng isang tao. Anong asido to? Kumahal natin si Lord. Ngayon, ang isang magandang katanungan eh, paano natin naman malalaman that someone's love for God is real? Ang sabi ng ating pinag-aralan lately, kagabi, that person should keep or obey God's commands. This is important because loving God is the default requirements in doing God's work. So mga kapatid, kailangan pala mahal natin siya. Paano natin siya mamahalin? Keep His words. Ngayon, bakit natin ito pinag-aaralan, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, those who love me is the one who keeps my command and he is the one who truly loves me. What are my propositions? Number one, starting tonight, time to renew our mind. Baguhin na po natin ang ating isip. Ngayon po ay matatapos na ang aking series ng pagtuturo sa pag-ibig. At sana po ay talagang nabago ng isip natin.
Huwag nating gawing secondary ang love affair natin kay Lord, ang love relationship natin kay Lord. It's about time to renew our mind. Number two, make it your default system in whatever effort you do for the Lord. Lahat ng gagawin natin, nasa progressive tayo nagawain, na kasama natin ang mga progressive na mga tao. Tayo po'y naglilingkod sa isang progressive na church. Mga kapatiran, lagi niyong iisipin, ginagawa ko ba ito because I love God? Kasi pag mahal mo si Lord, hindi ka nauutusan. Kapag mahal mo si Lord, hindi ka maghihingi ng sukli. Kapag mahal mo si Lord, ginawa mo, alam mo, nagbigay ka kay Lord, saan nagbibigay? Opportunity yon. Saan nagbibigay? Saan nagmamahal kay Lord? Yung pagbibigay ay blessing yon. Saan nagmamahal kay Lord? Yung pagbibigay ay parang malaking blessing, malaking opportunity. Kasi di ba dati mga kapatid, nung ako po ay binata pa, halimbawa meron akong girlfriend, yung pagbibigay ko sa kanya ay masaya ako dun. Bigyan ko, pag umuulan, bigyan mo ng payong, masaya ka. Pag alam mong merienda, dadala mo siya ng kahit hindi niya hinihingi, ha? Masaya kang bigyan siya ng snacks. At ang bibilin mo yung favorite niya. Hindi yung favorite mo na flavor ng ice cream, kundi yung gusto niya. Love is mysterious. Kaya nga pag nawawala ang love sa church, nako mga kapatid, lagi may debate, lagi may away, lagi may sisihan, walang pasensyahan, walang pag-ibig. Pag tumulong, gusto laging makikita siya, makikilala siya. Pero pag may pag-ibig, mga kapatid, hindi yan pinag-uusapan. Naintindihan ko yan eh, kaya siguro naranasan ko yung nung araw, magkaroon ako ng girlfriend, dahil talagang ito na yun, naipapaliwanag ko sa inyo yung aking karanasan. Na pagmahal mo talaga ang tao, hindi ka nasasabihan. Talagang parang duty mo, parang you love doing it. At hindi niya humihingi ng merienda, you will give. Ganon din sa church. Pagmahal mo si Lord, mga kapatid, napaka-sensitive mo. Hindi ka na lagi aaralan ng talata bago ka magbigay. Because love talaga. Tingnan nyo sa John 3:16. Anong ibinigay ng Diyos sa atin? Ang kanyang anak. Why? For God so loved the world. Ano pa sasabi sa Romans 5:8, mga kapatid? When we were yet sinners, God demonstrated His own love for us. He died for us. When we were yet sinners, makasalanan pa tayo. Makasalanan tayo, kaaway tayo ng Diyos. Yet God died for us. See the power of love? And yet ito yung iniiwasan natin. Ito yung ayaw nating pag-aralan. Ito yung hindi natin minamaster. E ito pala yung default. Ito pala yung template na gusto nyo. Ito pala yung requirement. Ito pala yung fuel natin. Ito pala yung number one na dapat nating pag-focusan. Tama talaga yung Bible. Talagang tama ang Bible. Of all the narratives, of all the commandments of God, mga kapatid, God narrated or God summarized into two laws. The law of Christ, what? Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Love talaga. O sabi sa 1 Corinthians, tatlo lang manatili. Love, faith, and hope. But the greatest is love. Tapos sabi ng Bible, magpalayas ka man ng demonyo, makapagpalayas ka ng mga bundok, makasunugin naman ang katawan mo. Without love, you're nothing. Guys, tonight, sana po, ito na talaga ang maging default natin. Number three, propositions, never substitute ministry to intimacy. Walang pakialam si Lord sa ministry mo. Kahit lagi ka pang nag-a-usher, kahit lagi ka pang tumutugtog sa church, kahit lagi kang naglilinis sa hall natin, kahit na lagi kang nagbibigay ng kwarta sa simbahan, pag wala na yung pag-ibig, tigilan na natin yan. Hindi natin nasusunod ang pamantayan, yung basic standard ng pananampalataya natin.
na tayo dapat ay pinatatakbo ng ating pag-ibig sa Panginoon. Kasi ganito po yan eh. Makinig po kayo. Kapag gumawa tayo ng gumawa kay Lord, naghahanap tayo ng gantimpala. Gusto nating na-appreciate tayo. Kasi ginagawa natin sa tao. Pero pag kay Lord mo yung ginawa at mahal na mahal mo siya, naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa totoo lang, nagre-reciprocate lang tayo. Sa totoo lang, wala pa tayong nagagawa kay Lord. Walang kabayaran ang ginawa ng Diyos sa atin, mga. Huwag tayong maniningil. Ibigay man natin ang lahat ng kwarta natin sa gawain. We cannot pay God. Sa totoo lang, mga kapatid, you cannot pay God's death, God's sacrifices. Walang kasalanan, nagkasalanan dahil sa atin. Yung kanyang kamatayan, walang kapantayon. Hindi siya nagbigay ng buhay o ng kwarta. Hindi siya nagbigay ng bahay. Binigay niya buhay. Nalagutan siya ng hininga, mga kapatid. Guys, basta't maintindihan niyo itong mystery na to, na-solve na po ang pinakamalaking problema ng mga tao ngayon. Kahit sa simbahan kayo kasama, ipaunawa nyo po ito, mga pastor, sa inyong mga miyembro. Dalhin nyo to sa inyong mga pulpito. Dahil kung hindi nyo to dadalhin, itong mensahe to sa inyong pulpito, paulit-ulit-ulit ang problema nyo sa inyong mga simbahan. Dahil ang kakalkali ng Diablo sa inyong kalagitan, hindi pag-ibig. Galit, samaan ng loob, kabigatan ng damdamin sa bawat isa. And Satan is happy on that. Panginoon, salamat po sa gabing ito sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga pagtuturo. Salamat po sa inyong mga katotohanan. Ang gabing ito ay hindi sayang. Although kami po ay delayed, hindi po sayang. Kahit nga sa Cebu Pacific, nadi-delay din kami, but we waited. Ganito ang aming concept ngayong gabi. Hindi to sayang, ito ay training, ito ay sacrifices for God. Walang kwenta ito. Dahil ito'y expression ng aming love kay Jesus Christ. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Alam ko meron ka na namang itinuro sa amin. Salamat po sa month of February na discuss namin sa ilang mga araw ang kahalagahan po ng pag-ibig o pagmamahal sa Panginoong Jesus. Salamat po at hindi na sayang ang mga gabi namin. Thank you, Lord. Forgive us, cleanse us. Forgive us, enable us, Lord God, starting tonight. Salamat po mga kapatid, sumati ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus name we pray, Amen at Amen. So hanggang dyan na lang po tayo mga kapatid. Sandali lang po, may mga humabol po, si Pastora Phoebe, Sonia Villamin, magandang gabi po, Joe Kalikdan, Pastor Rodel, Paul Joshua Favi, Crispin San Juan Jr., magandang gabi. Julie Constantino, Glenda Kitalik, Tatay Felix, Mary Joy, Artem, Proce Hernandez, Marivic Maranan, good evening po Pastor Jim, Tatay, CBC Family, Pastor Albert, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Pag may pag-ibig, madaling gawin ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Sonia Verbo, sabi niya amen. Marivic Marana, sabi niya amen. Mary Joy Larupay, sabi niya amen. Salamat Panginoon. Mary Ann Rovello, amen. Edwin Biharin, sabi niya amen po. Pastor Jim, sabi ni Sonia, thank you Lord. God bless po, sabi niya. Napakaraming nagpapasalamat sa Panginoon. Ako'y natutuwa po kapag maraming nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa atin pong OPM. Dahil ang ikot po niyan, the Lord will bless me. Kasi ganito po yun. Kapag maraming tao ang nagpupuri sa Panginoon dahil sa iyo, pagpapalain ka ng Diyos. Pag maraming tao ang nagre-reklamo sa Diyos dahil sa iyo, problemang malaki yun. Kaya sana mga kapatid, starting tonight, hangarin po natin na maraming tao ang magpuri dahil sa ating mga buhay. At alam nyo na ang susunod, pagpapala ng Diyos. Sabi ni John Verses, the grace of our Lord be with us all. Amen. Sabi ni Julie Constantino, salamat po. Sabi po ni Emmanuel Gadon, sabi niya, true pastor, need ng healing on that part.
anger versus love. Salamat po. Okay, yan po. Puro nagpapasalamat na dito si Jul Ros Funye, si Ana Vida, si Ben Saragena. Ayan po, marami po nagpapasalamat dito. Sabi ni Jennifer, La Luna Suiko Pasco is watching. Salamat po kay Helen Joan Facultad Solomon. Okay po, parang taga Bohol ata ito si kapatid na Helen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Joy Gotoman is watching. Jaime Aba is watching. Pastor Ranel is watching also. Ruth Mariel, magandang gabi. Roxette Loveheart is watching. Pastor Rafi Casabuena Painag is watching. Thank you, Jen Karen, sa 200 stars na pinadala. Gary Gleyo, yun, sinabi niya na. Ako, yes, Pastor, ako po ito. Oh, thank you, Pastor. Salamat po, Pastor Gary, ng Hinigaran. God bless. At sana ma-invite ka namin sa ating Zoom meeting and Zoom discipleship training. And I'll tell you kung kailan po ito. Kasama mo ang mga taga-Bacolod pastors. Okay, hanggang dito lang po ako, mga kapatid. Salamat. At hindi ayoko po humingi ng pasensya na dahil pinagpala po tayo ng Diyos. Amen po. Amen po. Salamat sa Diyos. It's a great opportunity na tayo po'y nakapag-invest ng time sa ating Diyos na may likha ng universe. Amen po. Good night. God bless. Huwag kalilimutan. 2-3 tao ang namamatay kada segundo. Good night. Maranatha and Shalom.